What's up mga idolo? Sa video na ito kilalanin naman natin kung sino ba si Bongbong Marcos. Ito ay konting impormasyon lamang pero malaking tulong din para sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya. Alam naman natin na mainit na usapan ngayon ang politika. Ang inyong mga maririnig ay base lamang sa aking mga pananaliksik. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa susunod na upload natin. Simulan na natin. Si Ferdinand Emmanuel Bongbong Romualdez Marcos Jr., ipinanganak noong 13 ng Setyembre taong 1957, ay isang politiko sa Pilipinas at nanungkulan bilang senador sa 16th na Kongreso ng Pilipinas. Siya ang tanging anak na lalaki ni na dating Pangulong Ferdinand at Imelda Marcos. Taong 1980, ang 23 taong gulang na si Bongbong Marcos ay naging vice-gobernador sa ilalim ng kilusang Bagong Lipunan na partido ng kanyang ama. Kinalaunan naging gobernador siya ng Ilocos Norte taong 1983-1986. 1978-2007 at kongresista ng 2nd distrito ng Ilocos Norte 1992-1995, 2007-2010, ang partidong itinatag ng kanyang ama, nang napatalsik ang kanyang ama dulot ng himagsikan ng lakas ng bayan noong 1986, tumakas ang kanilang pamilya patungong Hawaii, matapos ang kamatayan ng kanyang ama noong 1989, hinayaan ni Presidente Corazon Aquino ang mga natitirang miyembro ng pamilyang Marcos na bumalik sa Pilipinas, upang harapin ang mga kasong isinampa sa kanila. Kinalaunan, tumakbo at nahalal muli si Bongbong bilang gobernador ng Ilocos Norte noong 1998, at pagsapit naman ng taong 1972, nahalal siya bilang kinatawan ng 2nd distrito ng Ilocos Norte hanggang 1995, at muling siyang nahalal noong 2007-2010. Taong 2010 rin siya nahalal bilang senador ng Pilipinas sa ilalim ng Partidong Nasyonalista. Si Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na isinilang noong 13 ng Setyembre taong 1957 kay Ferdinand E. Marcos at Imelda Remedios Visitacion Romualdez. Ang kanyang ama na si Ferdinand Sr. ay kinatawan ng 2nd distrito ng Ilocos Norte noong siya ay ipinanganak. Si Marcos Jr. ay 8 taong gulang lamang nang ang kanyang ama ay nahalal bilang 10th Pangulo ng Pilipinas noong 1965, ngunit dahil ang termino ni Ferdinand Marcos ay pinalawig ng kanyang 1972 deklarasyon ng martial law, si Marcos Jr. ay umabot sa edad na 18 habang ang kanyang ama ay nanatili pa ring presidente noong 1974. Hanggang dito na lang muna tayo mga idolo, abangan nyo na lang ang part 2 sa next upload natin. Para sa giveaway ng 100 pesos load, mag-comment ka lang bakit si Bongbong Marcos ang dapat manalo bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Arigato! Bye-bye!